Bakit ka late? Traffic eh. Bakit kami utang? Liit ng kita eh. Tanungin mo ko ulit. Bakit ka late? Habit ko yan eh. Bakit kami utang? Habit ko yan eh. Well, sa episode na ito, pag-uusapan po natin ang 10 habits na nagpapahirap po sa buhay natin. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, mga ka-friendship! This is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, ikaw ba feeling stuck ka sa iyong financial life? Nako, sa episode natin ito, pag-usapan natin ng 10 money habits na nagpapahirap po sa buhay natin. Ay, grabe. Yun nga kanina sinabi ko opening eh. Madalas tayo nagre-reklamo, bakit tayo late? Eh, kasi nga, traffic, hindi na late. Habit natin talaga matulog ng gabi, gumising ng late. Bakit tayo may utang? Hindi dahil sa maliit ang kita. Habit kasi natin nag-overspend po tayo. Or if not naman po, eh, yun nga. Kulang po tayo sa self-control. Tama o mali? Kaya nga, pag-uusapan natin yung pinakaunang habit kung bakit tayo naghihirap, yun nga, overspending. Ang labis na paggastos sa mga hindi kinakailangan na bagay para matuwa ang mga taong kinaiinisan po natin sa buhay. Hindi, totoo yan ha. Alam mo, minsan itong problema, ang income po natin is limited. Pero ang expenses po natin ay unlimited. Lalo na pag nakaramdam po tayo ng konting ginhawa sa buhay, tumaas ang ating kita. At yun nga, pag tumataas ang ating kita, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na lifestyle inflation. Opo, the more we make, the more we spend. Guilty ka ba? Oo, pag guilty ka, type guilty. Hindi, sa totoo lang, ang sarap-sarap na i-reward ang ating sarili. Yung mga dating hindi mo nakakain, nakakain mo na, dating hindi mo nabibili, dating hindi mo napupuntahan, napupuntahan mo na. Pero minsan, nasanay. Yun nga. Kaya nga, umo-over ba tayo? Yun eh. Sino talaga, honestly talaga sa inyo, guilty kayo sa number one bad money habit? Kaya nga nagpapahirap po talaga sa atin. Ang second bad money habit na nagpapahirap po sa atin, honestly, hindi ito pera. Procrastination. O, when you say procrastination po also, yung bukas na lang. Pinapaliban mo yung mga gawain o responsibilidad mo. In the future po, pag hindi mo natatapos, ito po, pagka ano na, malapit ng deadline, ano po nangyari? O, yung totoo, nai-stress po tayo, nagpapabagal po ng pag-abot po ng ating mga goals sa buhay. O, sino po sa inyo, honestly, guilty rin kayo? Diba, may project ka, meron kang tatapusin, o may homework ka, meron kang dapat tapusin. Pero yun nga, last minute ka parate. Kaya nga, nai-stress ka. And then, yun nga, ang nangyayari po niyan, nade-delay rin lahat, pati yung projects, not only project, pati yung income, pati yung promotion. Number 3 bad money habit that can really make us poor. O, ito. Again, dito related sa pera, pero malapit to sa pera. Neglecting our health o kalusugan. Bakit? Ano kinalaman naman ng kalusugan sa pera? O, ito to. Ang hindi pag-aalaga sa ating katawan at kalusugan, katulad ng sleeping late, hindi kumakain ng masustansyang pagkain, kulang sa exercise. O, ito. Eh, syempre, magkakasakit ka. Yung natutulog kang pagod, gigising ka ng pagod. Ayun, na-experience ko yan. Kaya nga, ano nangyari? Ayun, maintenance. O if not maintenance, minsan na-hospital pa tayo. Di ba? Ang laki po ng gastos at mabubutas talagang pulsa po natin, lalo na pag hindi natin inalagaan ang ating kalusugan. Kaya nga po, medyo by the grace of God, nagising na tayo sa katotohanan. Ano pong ginawa po natin? We eat right. Number 1, we sleep 8 hours as much as possible. And number 3, I exercise on a daily basis, 10,000 steps. Number 4 po, anong pwedeng bad habit po na talagang nagpapahirap po sa atin? Ito po, negative self-talk. Yung mapanira, hindi sa iba, kundi sa iyong sarili. Ha? Talaga? Oo naman, honestly, ang pinakaunang kontrabida natin sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating sarili. Do you agree? Type agree sa comment section if you agree. Yung kawalang ka ng tiwala, yung parang sinasabi mo, ay, hindi ko kaya, para sa kanila lang yan, mahirap yan, naku, hindi ko kayang abutin yan, no, challenging yan. Ay, naku, lahat ng mga dahilan na kung meron ka, ito talaga ang humihinder po sa atin sa pag-unlad at tagumpay. Ay, nako. Sino na naman again sa inyo ang guilty, type guilty na naman? Grabe naman, no? So, makikita mo, 4 na bad habit na po to. Let's go to number 5. Number 5 bad habit that can make us poor. Pag-aaksaya ng oras. Bakit? Because time is money and money is time. Oo. Eh, di ba yung hindi produktibo ang ginagawa mo, mga bagay na hindi makabuluhan? Di ba? Like, for example, just to give you a perspective, ha? Kung ang pera lang ay pwedeng bilanging oras, okay, like for example, per day, kung kumikita ka lang ng 1,000 pesos per day, kunyari 1,000 pesos per day sa
8 hours of work mo. At hindi mo talagang kino-convert yan. Kasi nga, imbis na magtrabaho ka, nag-gaming ka, nag-Netflix ka, ang nawawala sa'yo, 1,000 per day times 30 days, that's 30,000 per month. Ang nawawala sa'yo ay 360,000 pesos a year, yung potential income mo. At kung, imagine mo, ilang taong ka nang graduate, hanggang ngayon, wala ka pa rin trabaho, parating sigaw ng bayan, mismatch. Kung 5 years ka na nawawala ng work at 360,000 na wala na po sa inyo, more or less, nasa 1.6 million pesos na. Eh, 5 years ka kasing nagsayang ng oras eh. Nagigets nyo, grabe talaga mga friendship. Kaya nga, ang tanong ko kay Relani Dator, okay? At sa kay Howard Frederick Casabalya, at the same time kay Noy 357. Ah, para tong ano ah, Magnum 357. Oo, ikaw ba ay guilty sa lima na? Meron pa tayong lima. Oo, eh sige, pang-anim na bad habit na pwede magpahirap sa atin, yung pag-iiwas sa pagbabago. Oo, ayaw ng ayun, pagtanggi sa mga changes. Yung gusto niya parati na sa comfort zone lang. Ay, talaga, ayun, yun, napatay tayo. Eh bakit po? Honestly, if you don't take risks in your life, pag hindi ka nagtitake risks, ano po mangyayari niyan? Eh, you lose. Matatalo ka talaga. Chances are, hindi ka magwawagi. Chances are, mag-fail ka. Why? As a matter of fact, you didn't even try. If the moment you don't try, you will fail. Kasi parati tayo may fear eh. May fear of unknown, fear of the future, fear na of rejection, fear of failure. Yun po eh. Again, huwag ka magtaka kung hindi pa rin nagbabago ang iyong financial status. Number 7, bad habit that will make us broke and poor. Ito, guaranteed, bisyo. Pag-iinom ng labis-labis, paninigarilyo ng labis-labis, di ba? Sugal ng paglabis-labis, ay nako, maniwala ka. Wala pang ako nakitang banker na nagsara. May nakita na ba kayong kasino nagsara dahil nalugi? Wala. The banker always win. Di ba? Ano ang sugal kasi, talo talaga tayo eh. Pag nanalo ka, hindi ay mo tumigil kasi gusto mo pang kumita. Pag natalo ka, gusto mo bumawi. Diba? So talon-talo talaga eh pag meron talagang bisyo. At huwag na natin isama pa yung droga. Diba? Next, isa pang bad habit na pwedeng magpahirap po sa atin, yun nga, pagsisi sa iba. Pagsisi. Ay, alam mo bang bakit ang ganitong buhay ko? And dahil sa mga magulang ko, dahil sa mga kaibigan ko, dahil di ako tinulungan. Ayun po. Lahat sinisi na, pero hindi sinisi ang kanyang sarili. Yun nga, yung walang pananagutan ba? Yung pagkakaroon ng negative na pananaw sa buhay, yun po ang isa pang, ano eh. May kakilala ba kayong ganun? Wala nang iba kundi manisi ng iba? Pakitype lang ang kanyang pangalan sa comment section. Wag. Eto pa. Isa pang bad habit kung bakit tayo naghihirap, ayaw mag-upgrade. When you say upgrade, ayaw matuto. Ayaw magdagdag ng kaalaman, kasanayan, kakayahan sa pagmamagitan ng tinatawag na self-improvement. Kasi pag sinasabi mo, oh, mag-aral ka, mag-upgrade ka, alam ko na yan! Oo, eh naku, sa totoo lang, kung tunay na alam mo, eh di dapat mayaman ka na. Kung tunay na alam mo, dapat successful ka na. Tunay alam mo, dapat maginhawa na ang buhay mo. Ako, nagpapasalamat ako kay Lord hanggang ngayon, wala pa ako masyadong alam kasi hindi ko pa naaabot ang target income ko. Oh, di ba? Na per on a daily basis, hindi ko pa tinatamaan, kaya malayo pa ako. And number 10, pang sampung habit na pwedeng magpahirap po sa atin, yung pagkaroon na mababang tingin sa sarili. Ano ibig sabihin? Yung kulang ka sa kumpiyansa, self-confidence. Masyado mong minamaliit ang iyong sarili. O, ganun ba? Yung parang pagkabinati ka na mga kaibigan? Uy, ang galing-galing mo sa... Hindi naman. Uy, galing-galing mo magluto. Ay, hindi. Na-chambalat lang. Uy, ang galing mo, nakaano ka, nag-top ka. Ay. Alam nyo, ito lang sabihin ko po sa inyo. Kung may pumori sa iyo dahil may magaling ka sa isang bagay, tanggapin mo. Sabi mo, maraming salamat. At yun nga, pinagpagura naman. Pinagtrabahuan naman. Di ba? Kailangan tumaas po ang ating kumpiyansa, ang tingin po natin sa ating sarili. Kaya nga, out of the 10, mga friendship, ha? Sa 10 na sinabi ko, ilan ang guilty? Ilan number? Isa-isay natin. Ikaw ba? Nag-overspend ka? Number 2, nagpa-procrastinate ka ba? Number 3, yung kalusugan mo, kamusta na? Pang-4, nagde-negative self-talk ka ba? Di ba? Yung parang dinadown mo yung sarili mo. Number 5, nagsasayang ka ba ng oras? Number 6, umiiwas ka ba sa pagbabago? Number 7, may bisyo ka ba? Number 8, naninisi ka ba ng iba? Number 9, ayaw mo matuto at mag-upgrade? Number 10, yung mababa ang tingin mo sa iyong sarili. Out of 1 to 10, let me ask you this question. And I want you to be honest. Ano ang score mo? Grabe naman talaga, no? Sana naman mga friendship. No? Kung gusto nyo talaga umunlad, yumaman, gumanda ang iyong buhay,
tanggalin po natin itong 10 maling habits na nagpapahirap po sa atin. At kung nalaman po natin to, alam mo mangyayari niyan, we will be able to take control of our life, create a brighter future, di ba? At gaganda ang ating financial life. Sana naman natuto po kayo. Don't forget to subscribe for more empowering content. And then don't forget to click the bell button. Until next time, parating sinasabi, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.